Good morning, every one of us. Magandang umaga po sa ating lahat. Praise the Lord for this wonderful morning. God has given us again the opportunity to be together and worship the Lord and enjoy the presence of God in our lives because ito po yung ating privilege bilang mga anak ng Diyos na tayo ay nakapagpupuri at nakapagsamba, sumasamba sa ating Panginoon. And this morning, today, isang napakalaking privilege naman na bawat isa sa atin na tayo ay nabigyan ng pagkakataon. And so, happy Sunday to each one of you. Sabi mo sa katabi mo, happy Sunday. Welcome sa ating pagtitipon at nawa ay nasa mabuti kang kalagayan. Kung saan ka man, saan man kayo naroon ngayon, lahat po tayo ay pinagpapala ng Panginoon. Let's come to the Lord in prayer. Let's bow down our heads. Father God Almighty, we bow down before you. We bless your name. We thank you, Lord, for today. Thank you for the privilege again to be together, to honor you, to worship you, to glorify you, and to meditate and to hear your message, your word to each one of us, Lord, today. We commit, Lord, and dedicate this time together. Lord, be glorified in our lives. Be glorified in our midst. And we pray, O Lord God, that you will be exalted, Lord, even as we meditate on your words and as we give you glory and as we give you praise and as we give you thanks, O Lord God. Ikaw, Panginoon, ang maluwalhati sa aming mga buhay. Patuloy mo po kaming pagpalain, patuloy mo po kaming gabayan, patuloy mo po kaming turuan, Lord, na inyong mga salita upang sa ganun ay kami po ay makapamuhay na talagang ayon sa iyong kalooban, Panginoon. God be glorified. And that this morning, O Lord God, be the one, Lord God, to visit us in a mighty way. We commit, Lord, our time of meditation, of your words, Lord. For this we pray with thanksgiving in our hearts, in Jesus' name. Amen and amen. Okay, sa ating mga, lahat po na ating mga tatay, Happy Father's Day. Kung may katabi ka dyan na tatay, batiin mo siya ng Happy Father's Day. And we praise the Lord sa buhay niyo lahat na mga tatay at patuloy nawa kayo na pagpalain tayong lahat na pagpalain ng Diyos, no, bilang mga tatay ng ating mga tahanan, tatay ng ating mga ministeryo, at nawa ay mamuhay tayo na talagang ginagampanan natin yung responsibilidad, no, na inaatas sa atin ng Diyos bilang mga ama ng tahanan. Okay, this morning, let's continue to discuss our theme, no, about being witnesses, na tayo ay namumuhay bilang mga saksi ng ating Panginoon. Bawat isa sa atin ay kailangan ay mamuhay na tayo ay mga saksi at tayo ay may motto that every Christian is a witness. Amen? Bawat isa sa atin ay dapat tumatayo, namumuhay na mga saksi. Tinawag tayo ng Diyos upang isabuhay natin ang isang buhay na talagang naaayon sa ating pagkatawag bilang mga anak ng Diyos. And so, before ini-explain natin, nire-reiterate natin that our witness must not only be on the message that we are giving, hindi lang sa pamamagitan ng ating mga labi, kundi most importantly, sa pamamagitan ng ating buhay. So, dapat tayo ay mga witnesses, bawat isa, hindi lang iilan, hindi lang yung mga tinatawag na mga leaders, mga medyo matagal na sa pakapagipag-ugnayan sa Panginoon, but all of us, if you are a believer, if you are a born again, and if you claim to be a child of God, kailangang mamuhay ka bilang saksi, tinawag ng Panginoon. Tayo pong lahat, tinubos ng Diyos para sa isang layunin. God save us for a purpose. At ang purpose na yon ay upang tayo ay mamunga. At hindi lang basta-bastang bunga, but it should be fruit that will last. And it should be much fruit. It should be more fruit. No? Tayo dapat ay magiging mga fruitful na mga anak ng Diyos. Dahil ito yung layunin ng Diyos nung tayo tinubos. At tayo ay binigyan ng Panginoon ng kapangyarihan, enablement, empowerment through the Holy Spirit. Okay, you remember Acts 1:8, mga kapatid. So, God has called us for this purpose so that mamuhay tayo ngayon bilang mga Kristiyano na matagumpay, na tayo namumunga, na tayo nagtatagumpay sa kasalanan at nagkakamit tayo ng, nagproproduce tayo ng fruit. Of course, this fruit is the fruit of the Lord, fruit of the Spirit. Puntan po natin 1:15.
Sabi po niya sa 16, hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili sa inyo, hinirang ko kayo upang sa kayo'y humayo at magbunga at manatili ang inyong bunga, manatili. No? It will remain, it will last. Okay? Hindi yung bunga na mayat-mayat nawawala. So tayo ay tinawag, hinirang ng Diyos upang humayo at magbunga. Kaya't maring tanungin natin ang ating sarili, mayroon na bang spiritual fruit na naproproduce sa aking buhay? Sa gayon, ano mang hingin nyo sa akin, sa Ama, sa aking pangalan, ay ibibigay sa inyo. Okay? So very clear that this is the very purpose that the Lord has called us, that the Lord has redeemed us, so that we will go and bear fruit. Okay? Sabi niya sa verse 1, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking Ama ang tagapag-alaga. Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga. Ito po yung ating dapat bigyang pansin, and we have to be serious about this, mga kapatid. Tinatanggal daw ng Diyos, inaalis daw ng Diyos yung sangang hindi namumunga. At tayo yung mga sanga na dapat ay naka-attach doon sa vine, which is Jesus Christ our Lord. At Kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. It's not enough that we bear fruit, but we are to bear much fruit. And sometimes ang proseso na ginagamit ng Diyos, prinuprun po tayo, nililinis po tayo. May mga bagay na tinatanggal, pinuputol ang Diyos sa ating buhay para mas magiging fruitful pa tayo, mga kapatid. And verse 5 of John 15, which is our memory verse, nasabi niya dyan, I am the vine, you are the branches. Bawat isa sa atin, dahil tayo nakipag-ugnay sa ating Panginoong Jesus, tayo ay kasama ngayon dito sa mga branches na to. Isa tayo dito. Dahil tayo ay nakipag-ugnayan kay Jesus Christ, naka-attach tayo sa Kanya, may panuntunan ang Panginoon paano tayo mamuhay. We are to remain in Him. We are to remain in the Lord Jesus Christ. And if we are to remain in Him, sabi niya dito, we will bear fruit. We will bear much fruit. And apart from Him, lagi nating tandaan, apart from the Lord, we are nothing. So napakahalaga na tayo ay manatili. We are to remain in the Lord. And to remain in the Lord, we have to be faithful, we have to be available, we have to be teachable, we have to fear Him the most sa ating buhay, we have to love Him with all our hearts. At nawa sa pamamagitan ng Kanyang mga salita na tayo ay nananatili. Okay, there are different stages, of course, nitong pag-bear fruit natin. Nagsisimula tayo sa nung tayo ay kumilala sa ating Panginoong Jesus, nagsimula tayong walang bunga. But take note na hindi pwedeng magtagal ka sa buhay Kristiyano na nananatiling wala kang bunga dahil may warning ang Diyos na sabi niya ika-cut off. Maaring hindi ka pa born again. That's why very important that you have to see to it that you are in a relationship with the Lord. So magsisimula tayo sa simula ng ating ugnayan sa Panginoon, maaring wala pa tayong mga cell group, wala pa tayong mga Bible study contacts, but sooner or later magkakaroon dapat tayo. Dahil ito yung expectation ng Panginoon sa atin, magkaroon ng bunga. And then as we continue to remain in the Lord, we will bear fruit. And then as we bear fruit, mas lalo tayong gagawing fruitful ng Panginoon because magkakaroon ng pruning sa ating buhay. Magkakaroon ng paglilinis, pagpuputol sa mga bagay na hindi nararapat pang nasa buhay ng isang Kristiyano. So pag ikaw ay namumunga na, magkakaroon pa ng more fruit. Okay? If you continue to abide in the Lord and much fruit. Okay? So maring ito ay stages ng ating Christian life or ng ating growth even sa cell, no? Bilang mga leaders, no? Magsisimula tayo sa open cell hanggang sa magkakaroon tayo ng regular cell hanggang sa magiging healthy yung mga cells natin, and then i-envision natin, i-aim natin na darating tayo sa stage na mass fruit.
where maybe dito sa states na to ay mga multipliers na yung mga nililid mo. Mga leader of leaders na mga nililid mo, kapatid. At lahat tayo ay biniyayaan ng Diyos at pinagkalooban ng Diyos ng kapangyarihan at kakayahan para ito lahat ng mga stages ay marating natin. Amen? And ano yung assurance na magagawa natin ito? Ibinigay ng Panginoon ang kanyang Holy Spirit. Okay? So tignan natin another set of verses sa Luke 13 where ini-emphasize ng Panginoon na kailangan talagang tayo ay lumago, kailangan tayo humayo, kailangan tayo magiging mga saksi at mamunga spiritually. Okay, mayroon ditong parable na itinuro ng Panginoon sa atin, sa kanyang mga disipulo. Sabi niya, sa kanila si Jesus, ang talinhagang ito, may isang taong may tanim na puno ng igos sa kanyang ubasan. Minsan, tinignan niya kung may bunga ang puno. God is concerned if we are bearing fruit. God is concerned if we are growing in Him, in our walk with Him, if we are growing deeper in our roots, in our commitment to serve the Lord, to love Him. Tinitignan niya kung nagkakaroon ba ng bunga sa ating buhay Kristiyano. Mayroon bang mga pagbabago? Mayroon bang mga development? Mayroon bang spiritual transformation na nangyayari? Or else, sisitahin tayo ng Panginoon. Ngunit sabi dito, ngunit wala siyang nakita. Dahil dito, sinabi niya sa tagapag-alaga ng ubasan, 3 taon na akong pumaparito. No, so take note of the 3 years template po natin. 3 taon na akong pumaparito at naghahanap ng bunga sa punong ito. Ngunit wala akong makita. Sa buhay mo kapatid, kung bibisitahin ka ng Panginoon kagaya ng puno na to, tanim na to ng igos, makikitaan ka kaya ng bunga so that the Lord will be pleased with you and the Lord will be glorified sa buhay mo. Ngunit wala akong makita, sabi niya, 3 years na, wala pa rin akong makita. Ano sabi dito? Putulin mo na. Nakakasakip lang yan, no? It's just, consuming things, no? Fertilizer, etc. And yet, it is not bearing fruit. Okay? Ngunit sumagot ang tagapag-alaga, huwag po nating putulin ngayon. Hukayin ko po ang palibot at lalagyan ng pataba. Baka sakaling mamunga na sa susunod na taon. Kung hindi pa, saka po ninyo ipaputol. So, kailangan time-time natin itong pag-isipan, pagbulay-bulayan mga kapatid. God is looking for fruit. God is concerned that every one of us will grow deeper in our walk with Him. That we are bear fruit at ito ay mapapakita po natin sa pamamagitan ng ating mga buhay at magre-resulta sa ating pagiging saksi. We will only be fruitful witnesses if we maintain an intimate relationship with God. Tayo ay nananatili sa Panginoon. Ang kanyang mga salita ay may puwang sa ating buhay, sa ating puso, so that even in our decision makings, it is always based on the Word of God, on the leading of God sa ating buhay, mga kapatid. Take note that being fruitless or barren, fruitless, hindi ka namumunga, hindi ka nanganganak, should not be the state of any Christian. Dahil ang nais ng Diyos na tayo ay mamunga. Kaya nararapat na tayo humayo, dapat tayo ay magiging sincere, especially this time, in our walk with the Lord, sa mga mentoring na ginagawa ng ating mga kuya at mga kaate at mga kapatid. Para sa atin, seryosohin natin. What's the purpose of that? Para hindi po tayo magiging fruitless and barren. Okay? Remember the challenge of the Lord Jesus Christ in Matthew chapter 9 when He looked at the crowd na talagang nagkaroon siya ng awa sa kanila because the workers are few. That even in our time today, in our generation, sa ating kalagayan ngayon, marami pa rin ang nangangailangan.
dahil kukunti yung nagbigay ng kanilang buhay para paglingkuran at Panginoon at paglingkuran ng kapatiran. Sabi niya dito, nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y litong-lito at hindi alam ang gagawin. Parang mga tupang walang pastol. No? They are sheep without shepherd. They are Christians without mentors or leaders, without somebody guiding them, helping them how to grow in the Lord. At sabi niya dito, kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, napakaraming aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo na sa may-ari ng aanihin na magpadala ng mga mag-aani. It is the Lord who will raise us up. It is the Lord who will raise up men and women in our midst who will become workers of the Lord. Pero kailangan gawin din natin ang ating responsibilidad. Gawin natin ang ating part, ang ating role, mga kapatid, bilang mga anak ng Diyos na tayo'y humayo and then ibahagi ang salita ng Panginoon sa pamamagitan ng ating mensahe at sa pamamagitan ng ating pamumuhay na banal at matuwid sa harapan ng Panginoon at ng ating mga kapatiran, so that through our lives, that it becomes a testimony that people, men and women, within our oikoses, within our influence, will see our lives and they will be encouraged to come to the Lord as well and to give their lives to the Lord. Because you and me, binigay mo ang buhay mo sa Panginoon. Kaya sabi ni Paul, di ba, follow me as I follow Christ. Napaka-importante po yung mensahe ng buhay mo, kapatid. Okay? And ito po yung garantiya na kaya natin gawin, magagawa po natin. Sabi po ng Panginoon, pangako ng Diyos, Isaiah 43 verse 4, for since you are precious and honored in my sight, and because I love you, it is the will, perfect will of God, kalooban ng Diyos, na tayo po ay humayo, tayo po ay mamumunga, dahil ito ay kalooban ng Diyos at tinawag tayo ng Diyos. At ang pangako niya, sabi niya, I will give people in exchange for you. Doon sa old version ng NIV, I will give men in exchange for you. Hindi lang yon, nations in exchange for your life. That's why we can even aim to disciple nations, because it is the promise of God for every one of us who believe. Amen? Yung buhay mo, kung isusuko mo sa Diyos, ito'y papalitan ng mas marami people, sabi niya dito, in exchange for your life. And so men and women will be raised up in our midst so that magkakaroon po tayo ng mga kasama na kamanggagawa sa gawain ng Diyos. Amen? Dahil today, as in the days of Christ, ganun pa rin yung sitwasyon. Ganun pa rin yung need, yung pangangailangan. Workers are few. And the harvest is plentiful. Napakaraming aanihin. Subalit, kukunti lang yung mag-aani. But take note that it is the Lord who will give, who will raise up the workers. Kasi sabi niya, manalangin kayo sa Diyos, dahil siya yung magpapadala ng mga workers. But we have to do our part, our responsibility, our role, mga kapatid. Kailangan tayong humayo at palagi tayo pa rin committed sa ating pagdi-disciple making no matter what, at all cost, and that the Lord will raise up men and women in our midst to be with us, dahil hindi natin kaya kung tayo-tayo lang. Hindi natin magagawa ang gawain ipinapagawa ng Diyos. We need to raise up men and women who will be with us, who will be like us, who will be committed as you are to be with us in the work of the Lord. Mga kapatid, nung tinubos po tayo ng Panginoong Jesus, nagsimula tayong magkaroon ng pag-ibig ng Diyos sa ating puso at may pagnanais ng iba ay maligtas. At ito nawa dapat ang nangyayari sa ating buhay. No, nagkakaroon tayo ng compassion for the lost. Nagkakaroon tayo ng intense desire to reach out. Nagkakaroon tayo ng deeper desire to minister to people sa ating mga kapatiran, even if it is very costly. Alam ko marami po sa atin talagang ibinigay na ang buhay mo,
Binuwis mo na ang buhay mo para sa Panginoon, para sa gawaing ito. Praise God! Dahil iyon yung panawagan ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Yun po yung pagiging totoong Kristiyano. It is true Christianity. At kung yun ang buhay po natin, patuloy po tayo mga kapatid. And don't give up, don't be discouraged by many situations dahil may biyaya ang Diyos at gagawin tayong mga fruitful, victorious witnesses of Him, of the Lord. Okay? Sabi niya sa 1 John 3:14, we know that we have passed from death to life because we love our brothers. God has started to put into our hearts the moment that we have received Him and believe and surrender this life to Him. He put in our hearts the desire, the compassion for the lost to be saved, for our brothers, for every man and women under our oikoses or our circles of influence. Anyone who does not love remains in death. But praise the Lord, because we have received life, we are now in the Lord. Nandoon na yung pagnanais na ganun, no? Na sa buhay mo hindi kompleto, sa buhay mo hindi ka mapakali hanggat hindi mo na ibabahagi ang magandang balita sa iba, especially to the people whom you love. Okay? At nawa, right at the start hanggang ngayon, yung passion na yan ay hindi po kumukupas, no? Hindi nag-fade. Bagkus ito'y patuloy na lumalalim. At kung gaano ka ka-passionate at the start na nagsimula kang i-convict ng God para ibahagi ito, all the more na nagiging maalab yung pagmamahal mo sa Diyos at ang iyong compassion for the lost, mga kapatid. Sabi ni Jude, no? Sa verse 23, isang chapter lang yan, sabi niya, save others by snatching them from the fire. Remember our message last Sunday and the previous Sundays, the reality of hell. Kaya nagkakaroon tayo ng compassion because hell is real. Kaya sabi niya dito, snatch mo yung iba from the fire. At it can only happen when we are to commit ourselves, we are committed to do this, to preach the gospel and to make disciples. It can only happen when we are to be willing to preach the gospel at all cost, mga kapatid. So napakaganda, no? Kaya balikan natin yung sabi ni Charles Spurgeon, have you no desire for others to be saved? Maaring ikaw mismo ay hindi paligtas. Ito ay sigurado, sabi niya. Pag tayo ay walang ka-desire-desire, ka-nais-nais, wala tayong commitment to share the Lord Jesus Christ to the unlost, to the lost, to the unsaved, maybe we are not saved ourselves. So napakagandang pagbulay-bulayan natin, mga kapatid, na mga katotohanan. Marami sa atin, some of us are afraid or ashamed or feel ill-equipped to do evangelism and ministry. Why? Marami sa atin, feeling natin, kailangan pa natin ng more training. Kailangan pa natin ng more knowledge. At marami sa mga Christians today are paralyzed. At wala silang ginagawa para sa gawain na inatas ng Diyos para sa atin. Maring ang iba, ang isip nila, ito ay gawain na inatas ng Diyos para lamang sa mga ministro or sa mga matagal na sa ministeryo ng Panginoon. No, it's for all of us, mga kapatid. It's the privilege God has given to you and me and to all of us. Either you are new in your walk with God or matagal na. Ito ay responsibilidad at pribileyo ng bawat isa sa atin. Kaya hindi tayo dapat natatakot, nahihiya. At of course, we are doing many, many things to ensure na talagang tayo ay matuto, tayo ay lumago sa ating pananampalataya at sa ating pagsagawa ng gawain ng Diyos. That's why marami po tayong mga activities, mga Bible studies, nagsusumikap tayo even in the midst of this pandemic, na maisagawa pa rin natin yung ating equipping one another to ensure that we will truly grow in the Lord and we will be able to accomplish the Great Commission. That's why this coming July, meron tayong isasagawang leaders training
sa lahat ng mga leaders, and you are all invited na mga leaders, though it's a virtual training. But praise God, no, sa mga ganitong pamamaraan that we will be equipped. But even if hindi ka pa masyadong equipped, kapatid, hindi po dahilan para ikaw ay humayo at ibahagi mo ang iyong naranasan at natanggap na biyaya mula sa Panginoon. Huwag tayong gumaya kagaya po ng reasoning ni Moses noong siya ay tinawag ng Diyos. In Exodus chapter 3, nagpakita ang Diyos sa kanya sa burning bush. At personal, with an audible voice, tinatawag siya ng Panginoon na siya ay gagawing instrumento ng God para palayain ang kanyang bansang Israel under slavery in Egypt ng matagal ng panahon, na sila po ay talagang pinapahirapan. At sila ay umiyak at sumigaw at nanalangin sa Diyos. At ang Panginoon ay nakinig sa kanilang panalangin at tinawag niya si Moses in the wilderness, out of nowhere. At nung inatasan na niya si Moses na ito yung gagawin mo, ang daming dahilan si Moses na ayaw niyang gawin. In chapter 4, sabi niya, "Lord, I do not know how to speak. Nagastaba ako, hindi straight yung aking pananalita." Paano kung ano, ang dami niyang dahilan na may agam-agam siya, takot siya, at hindi siya willing. But praise the Lord, nakumbinsi din si Moses after some time. Dahil binigyan siya ng Lord ng kapangyarihan para ipakita sa bansang Ehipto na ang Diyos ay tunay at totoo at buhay na Diyos. At naging instrumento nga si Moses to free the Israelites from slavery in Egypt. At dinala sila through the leadership of Moses into the promised land. Nangyari po yun, no? Of course, sa simula si Moses ay talagang takot siya, ayaw niya, nahihiya siya, feeling incapable siya. At maring ganun din yung nararamdaman ng karamihan sa atin. Hindi tayo karapat-dapat, wala tayong kakayahan, nakakahiya, at tayo natatakot. But the Word of God says, just do it. Gawin mo lang, kapatid. Matututo ka along the way. Amen? Because anong pangako ng Diyos? If you do this, if we do this, He will be with us even to the ends of the earth. Kasama natin ang Diyos. Okay? Kung ikaw ay kinukutya, kung ikaw pinersecute, kung ikaw in-reject, kung ikaw ay nagbabahagi ng salita ng Diyos, hindi ka nag-iisa. Kasama mo ang Diyos. In fact, sabi ni Christ, when people reject you, remember, hindi ikaw yung nire-reject. It is the Lord Jesus Christ. Amen? Kaya patuloy natin gawin, even if medyo kulang pa yung ating kaalaman, but of course, it's a challenge that we are to commit ourselves to really learn. Kailangan matuto tayo, mag-aral tayo, nandyan yung salita ng Panginoon. And we have all the privilege to study the Word of God. And we can be equipped, we can learn little by little, day by day. Of course, with the blessing of our mentors na nandyan, na binigay ng Lord. May mga examples po tayo, people who are very ordinary people, but used by the Lord. Isa dito, si Samaritan woman in John chapter 4, na isa po siyang, immoral woman. Marami po siyang asawa. Subalit, tinawag siya ng Diyos at ginamit siya na instrumento so that many men in that city, in that place, nagkaroon ng pagkakataon na makilala ang Panginoon Jesus. Si Andrew, in John chapter 1, na siya ang nagdala kay Peter, na nagiging isa sa mga leaders ng early church, okay, through the testimony of Andrew. Hindi pa niya alam paano ibahagi si Jesus. Pero sabi, in-invite niya si Peter at dinala kay Jesus. Ganon din si Cornelius in Acts chapter 10, na ginado niya ang kanyang buong sambahayan at mga relatives, at pinakinggan nila ang message ni Peter na nagbahagi ng salita ng Diyos. And there are many others, mga kapatid, men of ordinary status na hindi mga kilalang mga tao, ngunit ginamit sila ng Panginoon mightily because they are willing. They surrender their lives to the Lord Jesus Christ. Sabi po niya sa 1 Corinthians
chapter 1, 27 to 29. God uses ordinary people. God chose the foolish things of the world to shame the wise. And maybe you are one of this being considered foolish. No? Walang pinag-aralan, walang kaalam-alam pag ang pagbabisahan natin ay yung standard ng mundo. But God chose you to shame the wise. God chose the weak things of the world to shame the strong. Maring feeling mo ikaw yung pinakamahina sa atin. Subalit, gagamitin ka ng Lord para ipahiya yung mga malalakas. He chose the lowly things of this world and the despised things. No? Ikaw yung pinakamababa ang naabot, na-attain sa buhay, na-accomplish. Pero gagamitin ka ni Lord and the things that are not to nullify the things that are so that no one may boast before Him. Yung mga bagay na kinikilala sa mundo ay magiging walang kabuluhan dahil ikaw ay gagamitin ni Lord, gagamitin ng Panginoon. Even if feeling mo napaka-ordinaryo mong tao, napaka-simple mong tao, napaka-feeling mo wala kang magagawa. But in the Lord, in the hands of God, and with the power of God, may magagawa ka, kapatid. Amen? Kaya tayo pong lahat ay pwedeng humayo. Tayo pong lahat ay pwedeng gagamitin ng Lord na instrumento, mga magiging pagpapala tayo para sa iba. If we are just to go out with boldness and confidence that is from the Lord and be willing to pay the price to do this, because there will be price, and one of that is persecution. We will be scorned, no? We will be rejected, okay? We will be despised. Pero tingnan mo dito sa Acts chapter 4 verse 13. Na nung mga apostles, na the ordinary men na tinawag ng Diyos, na tinuruan ng Panginoon, na trinain ng Panginoon, sila Peter and the rest, sabi dito, sila po ay hinuli, sila po ay sinaktan, sila po ay tinakot, at pinagsabihan na wag nang isagawa ang gawain ipinapagawa ng Diyos. But sabi dito, when they saw the courage of Peter and John, because sabi nila, we would rather obey God than men. And in spite of this na ginagawa sa amin, ipatuloy pa rin namin, patuloy pa rin nilang ginawa. In spite of the very intense persecution during the time, mga kapatid. At hindi lang during sa kanilang panahon, even the generations after them, they really paid the price of being born again, of being a Christian. Nakakahiya sa ating panahon ngayon. Sabi po dito, with the courage of Peter and John, and they realized that Peter and John and the rest, they were unschooled. Mga walang naabot na mga profession. They were ordinary men. Mga simpleng tao lang. Walang estado sa buhay, sa community. Hindi sila kinikilala. But they are so bold and they are so courageous and they are so determined to do the work of God, to preach the word of God, to preach the gospel. The people were astonished and they took note that these men, ito po yung sekreto, itong mga tao na to, mga apostles, these men had been with Jesus. Kaya napaka-importante doon sa John 15 kanina that we have to maintain intimacy with the Lord. We have to remain in the vine, which is Jesus Christ. Ganun lang po, no? I-maintain natin a deep relationship, intimate relationship with Christ. We can grow in our knowledge of Him and God can use us mightily. Kagaya nung paano niya ginamit itong mga apostles na to na sa mata ng community, mata ng lipunan, ay walang magagawa. They became a blessing, tremendous blessing to the people during their time because naging instrumento sila para ibahagi ang salita ng Diyos, ang ebanghelyo ng Panginoon na nakarating hanggang sa atin ngayon. At itong blessing na to is because Peter and the rest of the apostles did their part. Ginawa nila yung kanilang responsibilidad. Now is our time to do it, to do our own responsibility in preaching the gospel to the lost. So challenge natin two set of verses, mga kapatid. Daniel 12:3, sabi po dito, those who are wise will shine like the brightness of the heavens. Ikaw na isang ordinaryong tao, pag ikaw ay naglingkod sa Panginoon at nagbahagi ng salita ng Diyos,
tatawagin kang wise. At ikaw ay magniningning kagaya ng pagliliwanag ng heavens. And those who lead many, pag ikaw ay magbabahagi ng salita ng Diyos at marami kang maaakit papunta sa Panginoon, to righteousness, they will live their lives for the Lord, they will surrender their lives to Jesus, you will be called like the stars forever and ever. Amen? Napakagandang privilege, napakagandang pag-recognize sa isang tao na talagang dala-dala niya yung mabuting balita ng Ebanghelyo ng Panginoon. And then sa Proverbs 24:11, sabi dito, rescue those being led away to death. Kagaya na sinabi ni Jude, it snaps others from the fire. And it's our responsibility. Ating po itong role, mga kapatid, at kailangang isabuhin natin, hold back those staggering towards slaughter. And maybe they are members of your family, sila yung mga taong malapit sa puso mo na kailangan bahagayin na natin ang salita ng Diyos so that they will escape this judgment of God, because this is very serious, mga kapatid. So this is a challenge for all of us once again. It's a wonderful reminder yung salita ng Panginoon para sa ating lahat. Hindi lang sa mga iilan, hindi lang sa majority, but for all of us, bawat isa sa atin na kasama dito sa Iglesia ng Panginoon na kung saan nandito tayo, tayo ay tinawag na Body of Christ, the Church of Christ, kailangan bawat isa ay kabahagi sa gawain ito na napaganda na inatas ng Diyos. Ikaw at ako ay binigyan ng pagkakataon at napagandang pribilehyo para magiging kabahagi sa fulfillment ng Great Commission. It's a wonderful privilege, kapatid. And we have to obey it, we have to do it, at isabuhay po natin araw-araw sa buhay po natin. Amen? Amen. Let's bow down our heads and pray. Father God Almighty, we praise you and thank you, Lord God, for everything that you have done. Thank you for the message that you have given us this morning. Thank you, Lord God, for the way you have challenged us, you have instructed us, you have reminded us again, Lord, of our commitment to go out and preach the gospel and make disciples, O Lord God. Because it is really your heart, O God, that no one should be lost. You love everyone. You love everybody, Lord God. And that's why, Lord, it's very important that we as your children should also nurture this love that comes from you and this compassion for the lost, O Lord God. Dalangin po namin, gamitin mo kami habang kami hahayo, Panginoon, at ipamalita yung mabuting balita na ikaw po ang magkakaloob, Lord, ng kakayahan sa bawat isa. Even the conviction that people needs, Lord God, as they hear the message, that is you, Lord, who will convict them of their sin and of judgment and of righteousness, O Lord God. Lord, use us mightily. Thank you so much. Thank you for this wonderful time together of meditating on your words. This we pray with thanksgiving in Jesus' name. Amen and amen. Amen. God bless you.